Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 388. Ang isang aksidente ng kotse Cyrus ay ipinapalagay na ang malaking pulutong sa Triton Center parking lot ay nagtipon sa paligid upang humanga ang kanyang maluho sports car. Ngunit bilang siya advanced na mas malapit sa karamihan ng tao, siya ay nagulat na makita na ang likod na bumper ng kanyang sports car ay napinsala. Ang pink Mercedes-Benz ay nakapark sa tabi ng kanyang kotse ay naging sanhi ng banggaan, binigyan ng nakikitang scratch mark dito. Ang kalubhaan ng banggaan ay maaaring malinaw na maunawaan ng lawak ng pinsala na dulot. Ang mga labi ng Cyrus ay hubog sa isang baluktot ng ngiti sa paningin nito. Sino ang nag-iisip na ang kanyang sports car ay mapinsala sa isang parking lot? Tunay na hindi ito ang kanyang araw. Itigil ang pag-iyak at bigyan ng iyong pamilya ng isang tawag, batang babae. Tama iyan. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay isang limitadong edisyon Lamborghini sports car na nagkakahalaga ng higit sa 10 milyong dolyar. Natatakot ako na ang may-ari ng kotse na ito ay hilingin sa iyo na magbayad para sa pinsala mo sanhi. Mahal na ako. Medyo sigurado na ang gasto sa pagkumpuni ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 milyong dolyar. Mahina batang babae. Ang mga nanunumbalak na nagtipon sa palibot ng sports car ay nagpayo sa batang babae na kasalukuyang lumuluhod sa lupa at binabawasan ang kanyang mga mata. Ang kanilang mga remarks tila paggawa ng kanyang sigaw kahit na higit pa. Nang marinig ang mga murmurs ng lahat ng nakatayo sa paligid, natanto ni Cyrus na ang batang babae na ito ay naging sanhi ng aksidente. Kahit na ang ulo ng batang babae ay inilibing sa pagitan ng kanyang mga binti, ang Cyrus ay nakapagbigay ng isang napakarilag na figure. Ang partikular na kabataang ito ay nakadamit sa isang crop na niniting na cardigan sa araw na ito. Ang kanyang masigasig na dibdib ay binibigyang diin habang siya ay sumandal habang ang kanyang mga tuhod ay nasa lupa. Ang itim na denim shorts niya wore na kalantad ang kanyang protruding nadambong at payat binti, at sa kanyang mga paa ay isang pares ng puting bukong-bukong strap takong. Oh, ang aking kabutihan! Anong sexy lady! Hindi ako makapaghintay upang makita kung ano ang hitsura niya. Ang Cyrus ay hindi maaaring makatulong ngunit sumigaw sa kanyang ulo habang siya stared sa batang babae. Pagkatapos ay nagpa siya siyang hayaan ang bagay na ito slide kung ang partikular na batang babae na ito ay isang kaakit-akit. Kahit na ang isang kabayaran ng 1 milyong dolyar ay labis na labis para sa average na pamilya. Hindi itinuturing ito ng Cyrus na ang pinakamahalaga na isinasaalang-alang ang kanyang kayamanan at katayuan. Sa pamamagitan ng desisyong iyon, lumapit si Cyrus sa batang babae at sinabi ng mahina, "Hello, lamang." Ang babae ay agad na itinaas ang kanyang ulo sa sulyap sa Cyrus nang marinig ang kanyang mga salita, sa pag-aakala na ang may-ari ng kotse ay dumating. Ang paglock ng kanyang tingin sa kanya. Ang dalawang stared sa isa't isa sa pagkalito tulad ng isang sandali na nasuspind sa oras, ang kanilang sorpresa na ibinigay sa pamamagitan ng isang maikling gasp. Ang napakarilag na batang babae ay humigit kumulang sa parehong edad bilang Cyrus. Ang mga sulok ng kanyang walang kamali-mali na hugis itlog na mukha ay naka-frame sa pamamagitan ng ilang mga hibla ng buhok na maluwag na nakabitin habang ang kanyang buhok ay nakuha sa isang mataas na nakapusot. Dahil sa mga sariwang luha na umaabot sa kanyang mga mata, ang kanyang malalaki at maliwanag na mga mata ay nagningning na tulad ng mga bituin. Ang kahabag-habag na paningin na ito ay isa na pukawi ng pagnanais ng isang tao na hawakan siya sa isang yakap at kalasag sa kanya mula sa paghihirap ng mundo. Nakatingin sa Cyrus kasama ang kanyang mga pisngi, ang magagandang babae ay nagtanong, "Cyrus, ano ang ginagawa mo dito?" Ang Cyrus ay isang pagkawala para sa mga salita habang ang kanyang mga labi ay tighten sa isang manipis na linya. Hindi niya inaasahan ang taong nag-collided sa kanyang kotse upang maging napakabatang babae na ito bago siya ngayon. Ito ay walang iba kundi si Jenny Lightman, ang batang babae na namamahala sa piano club sa Solbury College. Bumalik kapag ang Cyrus ay unang nakatala sa Solbury College,
Kinakailangan ito para sa lahat ng mga mag-aaral na lumahok sa hindi bababa sa isang extracurricular na aktibidad sa kolehiyo. Dahil sa ang katunayan na ang Cyrus ay walang iba pang mga partikular na libangan at interes sa oras na iyon, nagpa siya siyang mag-sign up para sa isang piano club sa isang kapritso. Pagkatapos ay ining ang Diano Club. Shareril ay sumali sa mga aktibidad na hawak ng club dahil kailangan niyang magtrabaho ng part-time sa labas ng kolehiyo. Bilang resulta ng kanyang paulit-ulit na mga kahilingan para sa mga dahon mula kay Jenny, na namamahala sa club, unti-unting lumaki ang dalawa sa isa't isa. Cyrus itinuturing na Jenny isang halip mabait na batang babae. Siya ay maganda, magiliw, at madaling lapitan, kaya't siya ay may makabuluhang tumayo mula sa iba pang mga bata sa kolehiyo na nagmula rin sa mga mayamang pamilya. Sa pag-iisip ng katotohanan na ang Cyrus ay nagmula sa isang mas mahusay na pamilya, siya ay laging sumasang-ayon sa kanyang mga kahilingan para sa mga dahon. Bawat ngayon at pagkatapos, kahit na siya ay kumuha ng inisyatiba upang ipakilala sa kanya sa ilang mga part-time na trabaho pati na rin. Higit pa rito. Hindi niya tinanong ang Cyrus para sa bayad sa pagiging miyembro ng club kahit na ito ay isang kinakailangan upang mapanatili ang mga piano sa club. Hindi upang banggitin na ang halaga ay hindi lamang pagbabago ng champ. Jenny, ano ang ginagawa mo dito? Tinanong ng Cyrus sa isang stammering voice habang siya ay smiled sa Jenny. Siya ay talagang pakiramdam sa halip na bigo sa figuring out ang pagkakakilanlan ng babae. Kung ito ay isang estranghero na may bump sa kanyang kotse, maaari niyang ipaalam sa kanya G ng walang anumang karagdagang paliwanag. Ngunit Nov Naang ay walang iba kundi ang kanyang kaibigan sa kolehiyo. Ang sitwasyon ay hindi na madaling makitungo sa anumang mas mahaba kahit na Lavory ay alam na ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Hindi nilayo ng Cyrus na ipaalam sa mga nasa kolehiyo, natatakot na magdudulot lamang ito ng higit na problema sa hinaharap kung ito ay kilala sa napakaraming tao. Cyrus, kaya, gazed sa Jenny para sa medyo ilang oras hindi sigurado kung ano ang sasabihin o gawin. Pagkuha ng mabagal at malalim na paghinga, siya ay nagtanong, ano ang nangyayari, Jenny? Tinanong niya sa isang malambot na tinig, ang kanyang mga brows ay nahuhulog. El accidentally bumped sa isang kotse habang reversing aking car just ngayon, kaya lime ngayon naghihintay para sa may-ari ng kotse na ito dumating. Gayunman, sinabi ko na ang kotse na ito ay sa halip mahal, sinabi Jenny sa Cyrus na may puppy aso mata. Natitirang hindi gumagalaw at malalim sa pag-iisip para sa isang malaking halaga ng oras, tumugon Cyrus, hindi mo ba iniiwan ang bagay na ito sa akin, Jenny? Ayaw tulungan kang alagaan ito, huwag mag-alala, maaari mo talagang makahanap ng isang paraan upang makuha ako sa gulo na ito, Cyrus. Sigurado ka seryoso? Jenny queried, clutching ang kanyang mga armas sa kanyang dibdib at ganap na dumbfounded sa pamamagitan ng kung ano ang kanyang narinig lamang. Nasiyahan din ang mga mambabasa ng Kabanata 389. Itigil ang mismo, sigurado ka ba na makakakuha ka sa akin ng gulo na ito, Cyrus? Jenny queried bilang siya crouched sa lupa na may luha sa kanyang mga mata, ang manipis na linya ng kanyang mga kilay jumping sa sorpresa. Ang isang nagulat na expression flashed sa kanyang napakarilag mukha, na parang hindi sigurado kung sigurado ako talaga. Dapat mong iwan ngayon, Jenny. I'll alagaan ang lahat para sa iyo. Ang Cyrus ay nagbigay ng isang matatag na sagot. Given na ang kalam ay dapat na ipagpatuloy ang katotohanan mula kay Jenny tungkol sa sports car na kabilang sa kanya sa panahong iyon. Kailangan lang niyang mag-isip kung paano bigyan siya ng paliwanag sa susunod. Cyrus, ngunit nag-crash ako sa isang kotse. Paano mo aalagaan ang bagay na ito para sa akin? Tanong ni Jenny habang ang kanyang mukha ay nakaukit sa isang serye ng mga marka ng tanong. Ang mga tagapanood na natipon sa paligid ay puno ng paghamak sa pagdinig ng pag-uusap sa pagitan ng dalawa. Ang isang tao na lumitaw na sa kanyang mga 40s ay lumapit sa Cyrus at sinabi mahinahon, hindi ito ang oras para sa iyo na kumilos ang lahat ng kabayanihan, binata. Alam mo ba kung gaano ang mahal ang kotse? Iyan ay tama.
sinasabi na ang kotse na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyong dolyar. Ngayon na napakasakit na napinsala, paano mo pinaplano ang pakikitungo sa sitwasyong ito? Kung pinapayagan mo ang batang babae na umalis ngayon, magagawa mo bang mag-alis ng isang malaking halaga ng pera para sa kanya bilang kabayaran sa may-ari ng kotse? Isang babae ang nag-echo, "Kabataan ako, ang mga kabataan ay kagulat-gulat na paraan na walang muwang sa kasalukuyan. Sineseryoso mo bang iniisip na magkakaroon ka ng pinansyal na paraan upang malutas ang problemang ito sa kanyang ngalan? Ano ang isang plain lukang damit ng Cyrus? Walang sino man sa karamihan ng tao ang naniniwala na maaari niyang bayaran ang gastos ng pag-aayos ng nasira na sports car. Na isinasaalang-alang na ang gastos ng pag-aayos ay inaasahang halaga sa isang mabigat na kabuuan. Dahil dito, lahat ay may ipinapalagay na siya na nilayon upang palayain muna si Jenny at pagkatapos ay magtatakas na tumakas pagkatapos. Ang Cyrus ay nanatiling walang malasakit habang sinusunod niya ang karamihan, na hindi nagpatuloy sa paghihimok Jenny to live, "Jenny, mas mahusay kang pumunta kaagad. Ipinapangako ko na alagaan ang bagay na ito para sa iyo. Cyrus, talagang pinahahalagahan ko na handa kang bigyan ako ng isang kamay sa isang matigas na oras, ngunit ang kotse na ito ay masyadong mahal at gayon din ang gastos sa pagkumpuni. Walang paraan na makakahanap ka ng solusyon para sa bagay na ito. Gusto mong mas mahusay na umalis ka agad." Tinanggihan ni Jenny ang alok ni Cyrus pagkatapos ng isang maikling pagmumuni-muni. Sapagkat siya ay nangangatuwiran na ang lahat ng cheque ay lahat ng balat at walang kagat, walang kamalayan ng gravity ng sitwasyon. Mula sa kanyang pananaw, ang Cyrus ay walang higit pa kaysa sa isang mag-aaral walang humpay tungkol sa aktwal na halaga ng isang sports car tulad nito. Ang kalam ay hindi naitiguro sa pamamagitan ng kanyang tugon at walang ideya kung paano ipaliwanag ito sa kanya. Anuman, maaari niyang sabihin na siya ay naka-off ang kanyang alok sa labas ng tapat na kalooban. Dahil hindi niya hinahangad na makarating siya sa anumang problema, "Rest assured, Jenny, yamang ipinangako kong tulungan kang malutas ang isyong ito, tiyak na panatilihin ko ang aking salita. Magmadali ka at umalis ngayon." Ang Cyrus ay pagod ng pag-aaksaya ng kanyang oras na may walang kabuluhan na magdaldalan. Kaya pinalawak niya ang kanyang kamay at tinulungan si Jenny sa kanyang mga paa. "Cyrus, ano ang ginagawa mo? Pumunta ka sa akin." Ang mukha ni Jenny na nakapaloob sa isang bewildered pagsimangot sa sandaling natanto niya na ang kalam ay nag-drag sa kanya ng braso. Sa kabila ng pinakamahusay na pagsisikap ng Cyrus na pigilan siya, hindi ito lumilitaw na maging epektibo. Siya, sa makatuwid, ginawa ang desisyon na i-drag siya ang paradahan sa lalong madaling panahon upang maaari niyang palayasin ang sports car palayo. Hindi ito tumagal na masyadong mahaba bago pa sa wakas ang pag-drag ni Jenny sa kanyang Mercedes-Benz. Na umaabot upang mabuksan ang pinto at pinalaya ni Jenny sa Cyrus na may isang antsy tumingin sa kanyang mukha, "Ano sa lupa ang ginagawa mo, Cyrus? Tulad ng sinabi ko, walang paraan hindi mo maayos ang gulo na ito. Tumigil sa pagkilos tulad ng isang bayani dito. Mayroon ka bang ideya kung gaano kahalaga ang kotse na iyon?" Ang may-ari ng kotse ay tiyak na lalabas dito mamaya at humingi ng kabayaran mula sa iyo. Ano ang gagawin mo kapag nangyari iyon? Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, si Jenny, ang kotse na ito ay kabilang sa aking kaibigan. Tiyak na babayaran ka niya kung alam niya na nakakuha ka ng kotse. Iyon ang dahilan kung bakit iminumungkahi ko na umalis ka bago dumating siya, kung hindi man, kailangan mong magdusa ang mga kahihinatnan ng pagkasira ng kanyang kotse. Alam mo kung gaano kahalaga ang kotse na ito, tama ba? Tumugon ang Cyrus matapos ang isang maliit na paggamit na. Si Jenny ay dumbstruck habang lumingon siya sa Cyrus at nagtanong sa isang bewildered tone, "Sasabihin ko ang aking body na ako ang isa na ay nag-crash sa kanyang kotse kapag siya ay makakakuha ng D. Tamamaya. Alam niya ang aking mga hadlang sa pananalapi, kaya sigurado na hindi niya hihilingin sa akin na dalhin ang gastos sa pagkumpuni.
Iwanan lang kung hindi mo nais na mapanganib ang pagkawala ng lahat ng bagay na mayroon ka dahil sa Cyrus na ito ay tumugon sa isang solemn na expression sa ang kanyang mukha. Sa wakas pag-unawa kung saan ito ay magiging okay kung iniwan ko kung paano. Huwag mag-alala, Jenny. Dapat kang umalis. Tulad ng alam mo ang aking mga hadlang sa pananalapi, gayon din ang kaibigan ko. Ang dalawa sa atin ay may mga mahusay na tuntunin sa ngayon, kaya lang tiyak na siya lamang reprimand ako para sa sakuna sa karamihan, tumugon Cyrus sa isang malawak na grin sa kanyang mukha. Siya ay nakapos para sa kanya kaysa sa makita mo mawalan ng bawat sentimos. Ano ang sinasabi mo? Hinawakan ni Jenny ang kanyang tingin sa Cyrus na may mga mata na puno ng luha, na hinawakan ng tugon ni Cyrus. Siya ay nakapos para sa isang segundo bago ipahayag ang kanyang pasasalamat sa kanya. Salamat sa iyo. Pumunta ka, maaari kang umalis ngayon, sumagot si Cyrus habang nagsumite ng isang panandali ang ngiti patungo kay Jenny bago maabot ang pinto at isinara ito. Ang walang mawang Jenny ay nangangatuwiran na ang Cyrus ay dapat nasabihin ang katotohanan at ang may-ari ng sports car ay sa katunayan, ang kanyang kaibigan, kaya ipagpalagay na ang Callum ay talagang may kakayahang paghawak ng bagay sa kanyang ngalan. Sa huli, wala siyang pagpipilian kundi upang iwanan ang lahat ng bagay sa mga kamay ng Cyrus, alam na malalim na siya at ang kanyang pamilya ay hindi makakapagbigay ng labis na kabayaran. Reveng kanyang kotse engine, siya handa na mag-zoom off sa lalong madaling siya ay nagbigay Cyrus kanyang huling salamat. Ang Cyrus ay humiwalay sa isang mahabang hininga ng kaluwagan sa pagtingin na sa wakas ay nagsimula si Jenny sa kanyang kotse. Kung wala ang kanyang presensya, magiging mas madali upang malutas ang lahat, hey! Ano ang ginagawa mo? Nagpaplano ka bang tumakas, bago magmaneho si Jenny sa kanyang kotse? Dalawang batang tauhan ng seguridad na sisingilan sa kanilang direksyon ang paningin ng dalawang tauhan ng seguridad ay nagbigay ng Cyrus ng splitting sakit ng ulo. Jenny, ano ang ginagawa mo? Magmadali ka at umalis. Sa pagdinig na, isa sa mga tauhan ng seguridad ay umuungal sa tuktok ng kanyang mga baga, huminto ka doon. Hindi mo maaaring iwanan ang lugar na ito hanggang sa ang may-ari ng kotse ay nagbibigay sa iyo ng pahintulot na gawin ito.